Hello po, good morning po, and happy happy new year po sa ating lahat. Naway maging maganda po ang pasok ng 2023, mas lalong maging masagana and more health, good health, and maging peaceful po ang ating new year. Kumusta naman po ang inyong new year? Ano po ang mga ganap? Siguro naman po ay may kanya-kanya tayong mga kwento nung New Year's Eve. Kaya ako, hayaan niyo pong ikwento ko po sa inyo kung ano po ang ganap nung New Year's Eve. Ito, nandito po muna tayo sa bahay para makapagkwento po at makapagmarites po ako sa inyo. Umpisan ko po ngayong 2023. First time ko po magmamarites. Time check is 9:20. Mayamayang konti, pupunta na po tayo ng tindahan kasi gantong oras po ako pumupunta. Kasi pag umaga, ayan, marami pa po muna akong ginagawa dito sa bahay. Alam niyo naman, ako ang nag-iisang reyna dito. Puro lalaki yung anak ko. Kaya ako yung naglilinis dito bago pumupunta ng tindahan. Kaya pag darating tayo doon ay medyo haggard na kagad tayo sa umpisa pa lang. Ayan na nga po. Siguro kung napanood niyo po yung aming vlog nung 31 ay talagang napaka-busy po namin. Nakita niyo naman po halos non-stop yung mga customer namin. Yung isi-share ko po sa inyo, sana po panoorin niyo po hanggang dulo, kahit kwento-kwento lang po ito, tapusin niyo po. At huwag niyo pong kalimutan i-subscribe sa mga baguhan po diyan, sa mga manonood pa lang po na mapanood nyo ang video na to, huwag nyo pong kalimutan pindutin ang bell all para ma-update po kayo sa aming mga kwento ng bilang negosyante at tindera. Ayan po. Sa totoo lang, ayaw ko naman po sanang sabihin o i-reveal kung magkano yung naging sales namin ng New Year's Eve na yon. Kaya lang, bilang vlogger ka, hindi mo maiwasan na hindi rin masabi kasi nga merong nagko-comment. So, ayan nga, nabasa ko po yung may nag-comment dyan na magkano daw po yung sales namin. Kasi nung bago mag-Christmas, nasabi ko rin po yun. Pero kung i-compare ko yung benta namin ng Christmas sa New Year, sa 31 lang yung yun na. Napakalaki po ng pagkakaiba. Kaya sobrang masayang-masaya kami at na-miss po namin talaga ang ganung benta. Kasi nabenta rin naman po namin yan noong mga nakaraan pa nung hindi pa nag-pandemic. Talagang bumibenta naman po talaga kami ng ganun. Kaya lang nung nag-pandemic, alam niyo naman, lahat naman po tayo ay apektado. Lalo na may mga tindahan, mga trabaho, yan lahat po yan. Kaya ngayon nagpapasalamat po kami dahil talagang bumalik na naman po yung sigla sa bawat negosyo. Siguro lahat naman po tayo ay kumita, lahat na mga nagtitinda dyan. Ayun nga, nung 31, nung umaga pa lang hanggang hapon, 5 o'clock, ang naging sales pa lang namin noon ay 20,000. So, hindi, yun na yun, nag-start na yun nung hapon na hanggang gabi na yun. Di na namin namamalayan yung oras. Talagang, malilibang ka rin naman kasi magtinda dahil talagang non-stop yung mga tao at saka hindi mo mararamdaman yung pagod kapag ka yung abot ka na lang ng abot ng bayad nila. Kasi nakakalibang din at hindi mo nga, yun nga, hindi nga namin namalayan na inabot na pala kami ng 12 o'clock ng gabi sa tindahan. Pero may anak kasi kami na, ayun, sila yung pinagluto namin. Tapos yung, kasi ilan lang naman kami sa bahay, dalawa lang yung anak ko na wala pang asawa, tapos merong buti pumasyal yung isang anak ko na nandun yung kasama yung pamilya niya, yun, kaya kami-kami lang po. Kaya ayun, yung bunso namin, buti na lang, nakakatulong namin sa pagtitinda. Siguro kung mapapanood nyo dyan, makita nyo yung bata doon na siya yung nakatulong namin magtinda. So, ayun nga, hindi kami magkanda-ugaga, kaming tatlo, pati yung asawa ko, na dapat siya yung nagluluto, nagpe-prepare ng pagkain namin. Hindi na nga niya nagawa kasi nga hindi niya ako pwedeng iwan dahil talagang
dinudumog yung aming tindahan. Kasi nga yung tinda namin ay talagang yun ang mga kailangan sa New Year. Tulad ng torotot, yun nga yung firecrackers, at saka yung mga banner. Alam niyo yung banner ng 2023? Naubos lahat yan, na-wash out, kulang pa talaga. Pati yung mga lobo. Basta yung mga kailangan ng New Year, yun yung mga na-wash out talaga lahat. Kaya sabi ko talaga, pag naubos yan, kasi estimate na namin na more than 100K ang aming bibenta. Kasi nga, una-una, yung puhunan pa lang namin sa firecrackers, ay 33K yung pinamili namin. Sinabi ko rin po yan sa mga vlog ko about yung binili namin sa Bukawi, Bulacan. So sa 33K na yun, na puhunan namin, kinikwenta-kwenta ko na yan, na kapag yan ay naubos, hindi lang doble yung mabibenta namin. So kung 33, so magiging 66K yan, kung doble lang yung price namin. Eh minsan hindi naman ganun, minsan tulad na lang, bibigyan ko kayo ng idea. Yung loses mabuhay, ang puhunan lang namin noon ay 19 pesos. So nabenta namin yun ng 50 pesos isa. So meron ka na kagad 31 pesos doon. Eh binili namin doon ay 300 pieces na ganun. So magkano yun? 15,000 yun. So ang puhunan ko lang naman noon eh 19 times 3, 5,007. So doon pa lang eh, mababawi mo na agad. So meron pa yung mga sparklers, yung mga pambata, mga ano lang naman yung mga binili namin. Wala namang paputok kasi nga bawal na yan. Yung mga fountain, mga sparklers, luces, yan. Yan lang po yung mga binili namin. At talaga namang naubos yan kasi nga meron mang natira pero konti na lang yun. Tsaka tubo na rin namin yun. So, siguro, kung kukwentahin ko yun, hindi lang 66 yun. Kasi nga, di ba nga, sabi ko nga sa inyo, kung nabili namin lang ng 5 pesos, mabibenta namin ng 15. So, hindi lang kalahati ang tutubuin namin dun. Pero, kung i-compare ko sa iba, mas mahal pa ang bentahan sa iba. Kaya, mas mura pa rin po talaga sa amin. At tulad na lang ng mga banner, yung Happy New Year banner, ang puhunan lang po niya ay nasa 40, depende sa klase, meron 50. So, binibenta po namin yung 90, 100, plus yung mga lobo, tapos yung welcome. So, yung pinuhunan ko yun na 8,000 sa lobo at sa mga banner. So, 8,000, dodoble yung presyo mo nun. So, magiging 16K. So, magkano na yan? Plus yung sa mga torotot. Sa torotot talaga, nung nakaraang taon, hindi naman ganun binili ko. Siguro, bawat klase, tig 36 pieces lang. So, tatlong klase yung binili ko. Nan per box talaga. Ang laman ng per box ay 120 pieces. So, pumuhunan ako sa mga torotot ng 11K. Ang puhunan nun, merong 24, merong 37, merong 26. So, yung sa 24 pesos pa lang na puhunan, binenta ko yun ng 50 pesos. So, magkano yung tubo ko? Kayo na pong bahala magkwenta. Basta yan, binibigyan ko lang po kayo ng tips and ideas. Kung kayo ay magtitinda na mga ganyan. Plus, meron yung 37 ko, binenta ko ng 70 pesos. Pero sa iba, 90 raw ang bentahan nila. Tapos, yung 24 pesos ko, binenta ko siya ng yung 26 ko, binenta ko siya ng 60. Yung 24, binenta ko siya ng 50. So, meron pa ako yung malalaking torotot yun, yung malalaki. Mga ilang layer, 4 layer, 5 layers. Tignan nyo doon sa mga vlog ko dati. Yung mga nauna kong vlog about sa mga torotot. Tsaka yung merong maliit, ang benta ko ay 15 pesos. Ang puhunan lang po nun ay nasa 4 pesos. Or 5, ganyan. Tapos merong 25 pesos akong isa, ng puhunan lang nun ay nasa 10 pesos. So, diba, ang laki ng tubo mo. Kaya talagang, kukwentahin ko pa lang yun, ha. Kahit sa puhunan na lang muna. So, 33K ang puhunan ko sa mga firecrackers. 33. Ito lang tatlo na ito muna ang sasabihin ko sa inyo. Bukod pa syempre yung mga
sales ko sa ibang paninda ko nung time na yon, lahat naman po ng paninda ko gumana. Pero dito na lang po ako babase sa tatlo na to. Kasi ito, kailangan mo itong mapaubos eh. Hindi mo to pwedeng i-stock kasi nga, once a year lang naman to mabibili. Tuwing New Year lang. Hindi kagaya nung iba kong paninda, everyday yan pwedeng mabenta. So ito, kailangan namin mapaubos. Kaya talaga kahit inabot na kami ng New Year's Eve doon, okay lang. Kasi bumawi naman kami kinabukasan, almost 3 days kaming hindi nagtinda. Pahinga po kami at gumala kami, ginala ko yung mga anak ko para makabawi naman po. Kasi kapag negosyante ka, may intindihan nyo po ito. Sasamantalayin po natin yung pagkakataon na yun. Na habang sila ay bising-bising gumastos, tayo ay bising-bising umakot ng pera. At tayo, pag sila, wala na silang bibilangin ng pera kasi nagastos na nila. Tayo, bilang tayo ngayon ng benta natin. Ayun ang pagkakaiba po. Kaya, masabi ko na masaya rin naman po tayo, di ba, kahit na ganun. Kasi, na-celebrate din naman po namin ng New Year's Eve. Kasi umuwi rin po kami noong 12, 15. So, hindi lang talaga yung mismong 12. Pero, ayun, nagsalo-salo rin naman po kami. Ayan po. So, yun lang po masasabi ko. Basta, 6 na digits po ang aming nabenta ng mga nung gabi lang na yon. Hindi na po kasama yung mga nakarang araw. Basta nung 31, naka-6 na digits po tayo. Kayo na pong bahalang mag-isip kung ilang, kung magkano po yung 6 na digits. Basta more than 100 po ang na-sales natin nung araw na yon. So, yun po ay ipon na po natin. Labas na po yung mga safety na po natin yun. Kasi marami pa naman pong natirang paninda dun sa amin tulad ng mga school supplies, mga accessories. Yan, marami pong natira nun. Kaya talagang okay lang kahit di kami nakapamili agad. At tawag nito. Ayun lang po. sana po ay na-inspired ko po kayo. Yung mga nagnanais magkaroon ng negosyo. Lalo na po sa mga OFW. Pwede po kayong mag-ipon ng pampuhunan nyo para kapag naka-uwi po kayo sa mga mahal nyo sa buhay, ayan, mag-negosyo na lang kayo para magkakasama-sama pa kayo. Kasi kami nga, eto lang naman po ang kabuhayan namin, yung tindahan. Dito po namin lahat talaga kinukuha. At ayun, kahit na ganyan, nakakapag-ipon naman po tayo. At kasama pa natin ang pamilya natin. Kung meron pa po kayong mga comments dyan, pwede nyo pong ilagay dyan sa comment box para kung kaya ko pong sagutin. At sana po ay yun nga, may natututunan naman po kayo. Sage na po. Nabablockout na naman po ako. Basta, kasi po, hanggat maaari, ayoko po sana mag-vlog ng ganito. Pero dahil sa nga may nag-comments dyan, kaya ayan, pinagbigyan ko po siya. Sana nasagot ko po ang iyong katanungan. Ayan, nasabi ko na po ang sales namin. Ayan, subscribe na lang po. Bye-bye. And pupunta na po ako sa tindahan at magtitinda na naman po ang inyong tinderang tisay. Bye-bye. I love you. Happy New Year and God bless us all. Bye-bye.